Crispy pata. Este, paan ng manok. Ah. Mm. Nagkikrib nga ako ng crispy pata kaso paa pala ng manok yung nasa ref namin. Agad-agad ko na nga itong palalambutin sa pressure cooker. Timplahan muna natin ng asin, whole peppercorn, laurel, sibuyas at saka bawang. Pakuluan natin ng 2 hours dito sa pressure cooker. I-release nang natin yung pressure and then i-check natin kung ito ba'y lumambot nga. Ayun, malambot na nga siya. Kita naman yung ebidensya. Hanguin lang natin to tapos ililipat lang natin to sa tubig na maraming yelo para mag-cool down siya at hindi siya madurog. Request pala to ni Ate Aisel, salamat. May crispy fry tayo dito, no? Sanin lang natin dyan. Dinagdagan ko nga pala ng harina yan para hindi masyadong maalat. Tapos magpapainit lang tayo dito ng maraming mantika. Iko-coat lang natin dito yung paa ng manok. And then, diretso hulog na tayo dito sa ating oil. Medium high heat nga lang yung gamit ko dito. Madali lang din naman maluto tong paa ng manok. Babalibaligtad lang natin yan. Tapos hanguin na natin. Nasa sa inyo kung gusto nyong i-double fry. Pero para sa akin, okay na to kahit isang prituhan lang. Feeling ko nga masarap sa suka to. Kaya tara gumawa tayo. Sibuyas lang, asin, asukal, paminta, toyo, pampakulay, at yung ating suka. Cane vinegar yung gamit ko. Then dagdagan ng water. At dahil wala nga tayong siling pula, kulay green na lang ginamit ko dito. Okay na ang ating sausawan. Pwede nang isausaw yung ating crispy paa ng manok. Pero kung tamad ka, huwag ka nang maggawa nito. Adobo mo na lang. Ito yung ating crispy pata. Este, paa ng manok na crispy at yung pati buto makakain. Tapos meron tayong fried rice dito. Ito yung sausawan natin. Hindi ko na nilipat sa mas maliit. Tinatamad na ako. Yan. Kain po. Ito yung ating paa. Sundukin na natin to. You know. Mmm. Oh, crispy nga. Kain po di buto mo. Hmm. Pinapawisan nga lang ako. Kasi may mga nagre-reklamo po sa fan natin, maingay daw. Kaya pinatay ko. Pero mamaya pag di ko na talaga kaya, bubuksan ko na eh. Sarap po. Mmm. May kita mo crispy siya pero malambot pa din yung ano niya. Yung parang dito yung sa gitna nung paa. Na-request nga pala ito ni Ate Aisel, yung sobrang tagal na nating viewer. Ang sarap pulutan na ito, no? Ang liliit din kasi ng paa na to, kaya naisip ko din na sarap na i-adobo natin or what, prito na lang natin. Hop.
Pasensya na po kung kinain ko yung paa ng mga kabaro nyo. Pakiramdam ko nag-stress eating ako nitong mga nakaraan. Alam mo yung hindi ako gutom pero kain ako ng kain. Stress eating siguro siya. Baka pagod lang ako at na... Alam mo yun, basta hindi ko alam. O naka-mindset lang sa akin na kailangan kong kumain kahit wala akong gana. Isang kilong paa ng manok. Ang dami na. Samid ako. Nung una, yung bangus, yung paksiw na bangus, pati tinik na kakain natin dahil tamad nga ako maghimay at saka hindi ako magaling maghimay. Ngayon naman, itong paa ng manok. Ewan ko ba? Nauso siya ngayon eh. Pala ka ng suklay, no? Hello! Medyo pinapawisan na tayo. Pero patapos naman na.
Medyo tolerable naman yung init kahit na pinapawisan tayo. Kasi maulan ngayon eh. Last pa ah. Sarap. Nag-enjoy ako sa paan na to. Dahil pala binuksan ko yung alak doon. Yun na lang ginamit natin. Hindi tayo nag-rice. Charot. Yun lang po. Maraming thank you. Sana nagustuhan nyo niluto natin. Ayan na po ay Tysel. Salamat nga pala sa pag-request na ito. Kasi matagal ko nang naiisip to. Kaya lang na-push lang talaga ako kasi. Isa din to sa na-request. Kaya yun. Pakisubscribe naman po ako and follow nyo po ako sa aking Facebook page at po sa TikTok. Yun lamang. See you guys sa next video. Bye.